Welcome. Yes, Diaries. We've got 44 minutes after 9 in the PM. Habang tumatalsik ang laway ko dito. Hindi ko lang kung ganun talaga ang puyat. No? Lumuluta ako ngayon. Pagdamutan niyo po ako ngayon. Pero, well, kahit na puyat-puyatan ng bata, nevertheless, tayo naman eh magsasama-sama no, sa, sabi ko nga, tawanan at kulitan, sound trip na gagandahan. And of course, usapan at kwentuhan pang kaibigan. Ano? Dahil ito po ang Yes Diaries. It's YD time. Pwede ka na tumawag 832-6165. Again, ang sa mga patanga-tanga dyan ha, ang number namin ay 832-6165. Tatagalogin ko, 8-3-2-6-5. 832-6165. Oh, galing ko! Ang galing ko! Ay, nako. 9:45, ang oras niyan ay hatid sa ating lahat ng baktol. Maligo ka na, tol. Alam niyo naman, pagka may baktol ka na, ibang level na yon, no? Bro, diba, third level na yan, diba? Lagi ko naman na-explain sa inyo, no? May tatlong antas ng baho ng katawan, no? Magsisimulan sa anghe, tapos putok, tapos baktol, ganyan. Magiging baktol na yan. Magiging baktol na ang tawag dyan. Kapag halimbawa, no, sa bus, nakaupo ka dun sa aisle, may ate, no? Umakyat, pak! Tapos biglang nag-wind effect yung ano niya, dun, yung pagmumukha niya, di ba? Yung buhok niya lumilipad-lipad. Ang ganda! Pagkatapos ikay mahuhumaling at siya'y naglakad dun sa gilid mo, pak! Tantaranan! Tamis asim! Tapos, di ba? Mapapasabi ka na lang hap, sarap! Ang lakas maka fast food! At tumamba yung amoy sa nostrils mo for about 10 minutes, baktol yan, ha? Okay? Oh. So, alam nyo na. Okay. At pero may paraan para maiwasan ng, you know, pagkakaroon ng baktol. Di ba? Yan ay kung magpapagas kayo ng Shell Fuel Save. Ganun talaga yan. Hindi mo inakala yun, ha? Ganun talaga. Dahil ang Shell Fuel Save ay ginawa ng magagaling na Shell scientists. Hindi pala. Shell scientists. Dami. Na may active efficiency ingredients para mas magtagal kumpara sa standard fuel. So, kahit na napakarami nating mga pinoproblema sa buhay, no? Pagdating sa gasolina, wala na problema yan. Alam na nating lahat yan. Shell Fuel Save yan. You are always making the good choice when you fill up with Shell Fuel Save. Ay, nako. Sabi ko nga sa post ko, Haru Diyos ko! Anong province yung ganyan? Pampanga? Kapampangan, tama? Kapampangan. Haru Diyos ko! Ang batang ito! Ang dungis-dungis! Ang cute-cute. Nakakutan na ka dun. Hello po sa mga kapwa at mga kamukha nating Kapampangan, no? Sensa na po, may dispalinghado ang boses ko ngayon. Paus-pausan mode. Ganyan talaga, no? Alam niyo na, pag tumatanda kayo, as you grow old, may mga bagay na nag-a-adjust sa katawan, ano? At hindi mo na pwedeng gamitin ng laspagan ba, di ba? Isa na dyan ay ang boses, di ba? Dahil ang boses, no, ay... Basta. ang lalamunan natin ay made up of muscles din na kailangang i-relax, di ba? Kailangan pagpahingahin. Ibig sabihin, kailangan matulog. That's why, kapag puyat ka, di ba, prone ka sa paos kasi nga, stressed sila. Na-stress din niya, kala mo ikaw lang. Stress sila. Di ba? Pagpuyat ka. Tapos kapag ka naman masyadong malamig, naranasan niyo na ba yung natulog kayo, halimbawa nakatulog kayo sa sahig, tapos nakalapat yung likod nyo doon, tapos pagkagising nyo, paus kayo, di ba? Hindi ko lang kung bakit, pero pero nangyayari talaga yan. Huwag nyo na akong tanungin, si Kuya Kim na lang. Pero di ba, kapag umiinom na malamig, di ba, sa mga singers, no? Sa aming mga singers, wow. Sa aming mga singers, pagbigyan nyo na, walang tulog eh. Sa aming mga singers,
lalo na kapag nagre-perform, no? Hanggat maaari, iwasan ang mga malalamig. Kasi pagka uminom ka ng malalamig o ng malamig na, na, na tubig o ng kung ano man, buhangin. No? Kung ano nung pinagsasabi ko. Nag-ano siya, nagko-constrict siya. Nagko-constrict mo yung tao. Hindi ko alam. Tumitigas siya. At ang hirap mag, ano, nahihirapan siya mag-create ng sound. Nahihirapan siya mag-vibrate. Diba? Sound is caused by vibration. Okay? parang wala kayo natututunan sa akin. Sabi ni Bernardo, tinuturing mo mang laspag ang boses mo ngayon, still golden voice ka pa rin. Oo naman, alam naman nating lahat yan na, di ba? Ako na yata ang isa sa may pinakamagagandang boses sa radyo ngayon, no? At saka humble, wag natin kalimutan yan, no? Napaka-humble ko talaga. Tinuruan ako ng nanay kong si Aling Elsie kung paano maging humble. Yan, nak. Basta ha, nak ha. Keep up the grass. So, alam ko, okay po. Ganun. See? Ganun talaga. Alam mo naman, marami sa mga DJs ngayon ang hindi naman boses pang DJ. Pero DJ sila. Diba? Ako, basta. Haro juice ko! Mapapaharo juice ko ka na lang. May nakakatuwa kahapon, no? Nag-trending, o nag-trend yung hashtag natin na dapat, supposedly, I can show you the world shining, shimmering, splendid. I click, no? Eh, nung tinype ko mali ako, nalagay ko, I can show. Sapatos, I can show you the world. Nag-trend siya. Nag-tweet nga yung Philippine Trends, di ba? May Philippine Trends. Tapos sinabi niyang trending. Sagutin ko sana, I know. I know, right? Nagmal dito dun sa... Ni-inform ka lang naman. Ay, nako. Haro juice ko. Ala, baka maging expression na natin itong haro juice ko. Haro juice ko. Juice ko, Lord. Sama kasi, sino bang nag-umpisa niyang ano, juice ko, Lord na yun? Ko, Lord. At saka yung who goat, no? Who goat, WHO, tapos goat, yung kambing, no? Who goat. Who goat. Who goat pa more. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapag naliligo ay hindi pwedeng hindi kumakanta. Ginagawa niyo ba yun? Siguro naman lahat tayo, di ba? Ako naniniwala ako na kung hindi man siya talaga, it is the ano ba, one of the mostiest test. Napaka superlative, di ba? It's the mostiest test, comfortiest test. Naintindihan niyo ba ako? Ako kasi it's my ano, comfort place, di ba? Kaya ang comfort room eh. Ibig sabihin, pag naandyan ako, no, pag nasa sa banyo ako, no, ang dami-dami ko naiisip, no, ang dami-daming lumalabas ng mga creative juices, di ba? Oo. Yung iba nga, nakakapag-compose ng kanta pagka jumijebs, di ba? O kaya pag naliligo, di ba? Nakakapag-create sila ng tula, di ba? At kung ano nung konsepto, dun sila nakakaisip. So, ano man pinaglalaban ko? Wala naman. Ang pinaglalaban ko ay manatiling mura ang fishball at ng kikiam, no? Ang kwek-kwek, nagmamahal na nga sila. Ba't kaya, no? Ba't ganun? Ang isaw, mahal na rin. Diba? Yung dugo, tawag Betamax, no? Nagmamahal na din. Diba? May hotdog on stick, mahal na din. Lahat na lang mahal. Diba? Ang presyo ng gasolina, ang presyo ng bigas, nagmamahalan na. Lahat nagmamahalan na. Tayo na lang ang hindi. Yan ang sinasabi ko sa inyo, ha? Diyan kayo magaling. Diyan kayo magaling. Diyan kayo magaling. Tigilan. Tigil-tigilan nyo yung mga ganyan-ganyan nyo. Hindi nakakatulong. Ayun yung sinasabi ko, no? Lahat tayo ay songer, no? Lahat tayo ay songer pag nasa CR. Feeling mo, ikaw yung rockstar. Feeling mo, ikaw yung balladeer, no? Feeling mo, ikaw yung diva, no?
Kahit ang pangalan mo Arnold, feeling mo diva ka. Alam na. Alam na, push. Ay, bakit ba? Excuse me po. Tapos kapag gano, kakanta ka, no, pinapatigil ka sa inyo, no? Ay, gumagano'n sila, no? Magpatulog ka! Papaharo juice ko ka na lang, no? Sa CR, no? Ako, matik na yan. Pagka nasa CR talaga ako, nagkakanta. Eh, ako, feeling ko may minus one, tapos kumakanta-kanta talaga ako dun, no? Ay, anyway. 50, 51 ba? Ilang araw na lang bago magpasko? 52, 51, 50? Ha? Hindi nyo alam. Lumabas nga kayo. Walang natutulong yung mga... Wala silang natutulong dito. Basta malapit na. Malapit na naman ang kapaskuhan. Mapapaharo, Diyos ko ka na naman. Sa mga nangangaruling, no? Kaya kami, ayaw namin maglagay ng Christmas light kasi lahat ng bahay na may Christmas light, pangangaruling yung mga bata. yan ang isa sa mga ano eh. Kung ayaw mong may mangaruling sa inyo, huwag kayong maglagay ng Christmas lights. Madamot. Diba? Yun naman talaga eh. O halimbawa, ikaw yung mangangaruling. Siyempre, ang pipiliin mo, ah, doon tayo, may sineselebrate nila ano, ang Christmas, no? Magbibigay yan. Pero kung sino pa yung may pinakamagagandang mga decorations, no? Sila pa yung palapit ka pa lang, patawad! alam mo yung mga 3 steps na lang, nandun ka na sa tapat, patawad agad. Ay, ano ba yan? Ano ba yan? Nakakalungkot naman. Ay, karo juice ko. Dapat ganyan, no? Imbis na patawad. Ay, pag nagsabi ng patawad, dapat lagyan nyo ng tono yung haro juice ko, no? Haro juice ko! Naman. Ano to? Oh yeah, mag-comment sa facebook.com/chicolocomanila. Okay naman sa twitter.com/chicoloco_yesfm. Okay. Sabi, inamag na po yung caller. Ay, sorry. Akala ko lang caller sa show na to eh. Hello? Hello? Haro Diyos ko! Ang pangalan mo, kuya? Paolo. Ang ingay mo pala, Chico. Ako yung maingay? Ako yung maingay, ay, ha? Ang daldal pala. Ako yung madaldal ngayon? Tinuruan ako ng nanay kong si Aling Elsie na kahit kailan huwag maging maingay. Sino ba yung asawa ni Aling Elsie? Si Mang Jaime. Ah, yung pala. Matal ko na kasing gustong alamin kung sino yung asawa niya. Bakit mo alamin? Wala naman. Lagi bakit magpapanggap ang kapatid ka namin? Pwede rin. Kung... Huwag mo na kami nagdagan ng Ipeng Negro. Hayaan mo na kami. Ay, hindi. Kami nga lang, di naman magkasundo eh. Nadagdag ka pa? Hindi, pipilitin natin magkasundo. Hindi pwede. Baka magpuhulin ko kayo ng Ipe. Grabe. Si Paolo. Kaya Paolo. Yeah. Apelido mo, Pao. Paolo. Paolo lang talaga. Ay, apelido. Hindi, wag na. Hindi, Paolo. Yung apelido, Palayaw. Pao. Pero yung tawag kasi nila sa akin, ano, Kian. Kian? Oh, layo na. Ba't ang layo? Saan nakuha yun? Ewan ko saan nila. Sino nagbansag sa'yo yan? Yung mga kaibigan ko lang din dito. Bakit daw? Hindi mo natanong kung bakit? Hindi nga. Siguro kamukha ko daw si Kian Cipriano. So nung pinanganak ka, andyan na si Kian Cipriano. Ilan taong ka na ba? 19. Ganun? Ewan ko saan nila. Hindi ko pinapansin eh. Si Kian Cipriano, di ba guwapings yun? So gusto mong sabihin guwapings ka? Hindi naman. Hindi kami, huwag kami ha, huwag kami loko. Iba na lang. Hindi naman sa nag... Iba na lang, please. Sige na. Ay, alam mo ba? Ano? Aulo, meron ako ditong bisita. Sino? Broken hearted siya ngayon. Tapos nung tinanong ko kung kanino, sa Paolo daw. So, feeling ko... Sino ba yun, babae, lalaki? Sacred! 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 Baka ano yan? Sacred! Hindi ko sasabihin! isa siyang diwata. Isa siyang diwata ng Aratilis. Aratilis? Bacho. Nakakain ka na ba ng Aratilis?
Di pa eh. Wala, weak. Mga kabataan ngayon na hindi alam yung aratilis. Binabato ko lang yun dati. Mga weak kayo. Kami dito. Malibasa, mayaman ka, no? Hindi. Mayaman to. Ayaman na ito. Hindi ah. May gate kayo, no? Meron. Ang yaman! Kasi ang yaman mo eh! Siyempre. Grabe, ang yaman! Kailangan. Ang yaman! Hindi naman. Sobra naman to. Yung lababo, yung lababo nyo ba? Yung lababo nyo ba hindi barado? Hindi. Ang yaman, see? May ano. Grabe, mayaman ka, hindi. Yung meron ano sa ilaw. Hindi kami naniniwala, mayaman ka talaga. Hindi. Yung ref nyo ba pag binuksan mo may ilaw? Siyempre. Ang yaman! Pero grabe ka, mayaman ka talaga. Sobra ka mayaman kay. Hindi naman. Yung electric fan nyo ba pag binuksan mo may hangin? Alam ang yaman! Ang yaman mo, kuya, no? Ikutin, walang hangin. Grabe. Sobra ka. Grabe ka talaga, eh, no? Ikaw nga itong mas mayaman. Naku, naku. Naku, haro juice ko. Haro juice. Yung airpan, buktan na. Ano daw? Nagagalit, ano daw sabi niya? Yung aircon? Yung aircon daw. Yung aircon. Kasi may aircon kayo, ang yaman mo talaga. Yung aircon namin, di uling. Di ganun? Ayun. Nag-joke ka ba? Sabihin mo ba rin kung joke? Kasi... Tawa na. Tawa naman kayo. Ulitin mo. Kunyari, ngayon mo palang sasabihin, tas ikikiyo mo kami, natatawa na kami, ha? Yung aircon kasi namin, di uling eh. Di paypay. Ikiyo mo kami kung tatawa na kami. Ay, tawa na kayo. Ang galing-galing. Si Paolo. Wale. Taga saan ka, kuya Paolo? Taga QC po. Saan sa QC? Sa Batasan. Sa Batasan. Oo. Yan yung may... Yung terminal ng tricycle, di ba? Oo. Oo na, may sa gilid may urinal doon, di ba? Malaman. Sa lahat ba ng tricycle na terminal? Wala na. Kasi nagpunta na nga kami dyan. Nagpalaro kami sa mga tricycle drivers one time. Tanching. So, hindi, 10-20 yung pinalaro namin eh. Galing nga ni kuya eh. Si Manong yung natalo. Naabot niya yung hanggang tenga. Abot niya. Ay, nako. Ilan taong ka na, kuya Paolo? Sorry. 19. Ano pinagkakabalan sa buhay? Ito nga dapat gagawa ko ng thesis. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kunyari, gagawa ng thesis. Kunyo, front mo lang yan eh. Sabihin mo, kunyari, magdodota ka lang, ganon. Hindi ako nagdadala ng thesis. Mga ganun. Meron din dito mga gumagawa din ng thesis. Tungkol saan naman ang thesis mo? Sa ano kasi namin yun, sa tour. Hindi kasi yun kasama. Ano, tourism ba? Ano ma? Hindi, IT. Then, yung tour, yung mga pupuntahan nyo, yung ganun, may tour. Tapos? So, pag hindi kasi sumama, ayun, hindi ka nakasama? Hindi ako nakasama. Pag hindi ka sumama, ano? Wala lang. Ano yung sabi? Sige lang, ano yung sabi mo? Hindi, yung binigyan na ako ng pan-tour, so yung pang-tour, pinambili ko na lang ng gitara. Yan. Magaling. Yan ang mga kagalingan mo sa buhay, ha. Imbis na pinagtutur mo, pinambili mo ng gitara. Marunong kang, magaling ka ba mag-gitara? Ano pa lang eh, pasimula pa lang. Pero, sakto lang. Sakto. Sino yung ingay dyan? Yung kapatid ko yun, yung bakla. ilang kayo magkakapatid? Lima. Panganay ka? Hindi, pangatlo. Okay, anong year mo na? Second year. Sige. Kailan ang birthday ni Paolo? February. Feb? Ano? Feb. Basta. Mamaya malaman nilang si Kalina. Ito. Ano? 16. Feb 16. Si Feb 16. Ala, yung sardinas niya daw. Buksan niyo na. Uy, matulog na kayo dun. Ikaw, imbis na pinapatulog mo muna yung mga kapatid mo, tawag ka pa dito. Sino mga kasama nyo dyan sa inyo? Kami lang din naman.
mama, si mami tsaka si daddy. Mayaman, no? Mami, daddy. Hindi, kasi nung ano kasi, nasanay na ako ganun yung tawag sa kanila. Kaya, sa amin, ano lang eh. Inay, pwedeng sa inay, amin, ano itay. Lang, mama lang, mama. Hindi, inay pala, inay. Mama, papa. Mama, papa. Mama? Mama. Nagwawala ang kabayo sa kwadra. Hindi ko alam yung tawag. Ano yun? Tatanong ko sa'yo, what is love? Love. Love is... Pwede yung taka... Ang hirap ah. Sige na, kaya mo yan. Tiwala lang, puso lang. O sa Tagalog, ano ang pag-ibig? O pwede mo itong sundan. Ang pag-ibig ay parang blank. Dahil blank. Ganyan. Ang pag-ibig ay matamis. Okay. Kasi masarap. Nakakabaan. Nabablanko. Ang galing mo. Galing mo talaga. Pati mo bombahan yung inidoro nyo nung makatulong ka, no? Galing-galing mo eh. Ang pag-ibig ay matamis kasi masarap. May status nga yan, no? Pero ikaw ba ay may love life? Yun nga yung problema eh. Oh, eh, di na ako magtataka kung may problema yung love life. Musa definition mo palang ng pag-ibig nga na wala. Grabe. Pero malay mo naman, naniniwala ka ba na may forever? Hindi din eh. Together meron, pero forever wala. Wow. Okay. Nabasa ko lang din. Hashtag who goat, no? Who goat? Dahil dyan. Oh. Ay, sa Latin na namin ha, okay lang ba? Sige, kayong bahala. Sa Latin natin at sa Latin natin, sa usaw natin sa suka. Maasi. Sa usaw natin sa suka ang yung napaka maraming alam na guhit ng kapalaran. Ooh, paikutin ang ruleta ng kapalaran. Haro Diyos ko! Aro Diyos ko! Congratulations! Your score 5! Grab! Sa tinga na na. 5 lang. 5 lang? Sige, pwede na yan. Pwede na yan. Sige. At ito na ang natapat sa ruleta ng kapalaran. Hulaan mo! Sino ba yan yung bakla? Ikaw ang hilig mo sa bakler. Hindi. Hindi, siya natatawa. Oh, kilala mo ba yan? Si, ano? Lola Perks. Anong sabi mo? Lola Perks. Anong Lola Perks? Ano to? Freebies and Perks? Ganon? Lola Perks. Ano? Ano? Lola Perks. Ano Lola Perks? Ewan ko lang kung... Lola... Ano? Sabi mo siya, pero feeling ko paus siya ngayon, hindi ko lang kung bakit. Sige. Kasi ang daldal nito, kanina nakikipagdaldalan nun sa may kabilang kanto. Ingay-ingay. Ganyan yung mga ano dito, may ingay. Tapos nag-aanos ka, nagmamadyong sila doon. Nagkatawanan sila doon, nagpapaluan sila ng panga, ganun. Bawal yun ah. Nilulunok ba yung madyong? Hindi ko alam. Suggestion ko sa'yo, huwag ka na masyadong maraming alam. Kasi baka sunduin ka ng pulis. Siya, kausapin mo na lang to, ha? Hello? Hello, Lapper. Ay! Hello. Hello, Lola Perks. Ano? Lola Perks. Ay, ano ka ba?
Lola. Anong sabi mo? Anong pangalan ko? Lola Perks. Ano ba? Eh, gusto mong kurutin ko yung perks mo. Wala akong ganun. Eh, hindi yun. Ang aking pangalang dabuhong ito. La, bakit parang paus kayo ngayon? Eh, paano? Eh, yung kumari kong si Goreng. Ay, napakaigay. Ay, kinikwentuhan ako. Nag-do-it. Ng kanyang, ano, love life doon. But hindi love life. Eh, hindi naman ako nagpatalo. Ay, oo nga, di ba makulay ang love life mo lang? Eh, sobrang makulay. Ay, ayun, ay, hindi kami nagkasundo. Ay, nagbunod lang kami ng bagang. Bagang? Meron pa ba kayo doon? Eh, mayroon. Yun na nga labang ang natitira sa akin. Ah, kaya naman pala. Ba? O, Lola, eh, hindi ka kilala ni Paolo. Nakakahiya naman. Eh, oo nga. Hindi niya ako kilala. Ay, nabuhong itong bastos na bata. Sorry la. Tao lang. Ay, sige. Haro Diyos ko. Mong high blood ka, Lola. Eh, hindi naman. Eh, ako lang eh naiirita. Gawa ng ako'y medyo nababaos. Ay, naku. Eh, hindi ko nga ba alam. Andiyan naman si Lolo. Si, ano pa? Eh, wala na si Lolo. Eh, dead na. Huwain natin. Wala na siya. Ikalansay na si Lolo mo. Anong eh, pangalan? Alam mo ba, manang-mana ka doon sa lolo mo. Bakit naman po? Eh, yung lolo mo ay sobrang guwapo, ha? Siyempre naman. Eh, sa sobrang guwapo, yun. Nabugbog sa kanto. Ayoko maglalabas ng bahay. Wow. Medyo. Wow talaga, hindi na. Medyo ano. Medyo gusto na namin mag-off-air. Ngayon na mismo agad na siya. Eh, ganun talaga. Kaya pag-ingatan mo yung mukha mong yan. Baka sumabog yan. Eh, Paolo, at sa lahat ng hindi pa nakakakilala sa akin. Lala, Perks. Eh, hindi nga, Perks! Ay, ano ba yun? Ako ang paboritong lola ng bayan. Ang pangalan ko ay Lola Kerps. Ulitin. Lola Kerps. Ano? Ano? Lola Kerps. Ay, hindi ganun. Ay, pastilan tong damuhan ito. Lola. 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 Erps. Erps. Ako nga si Lola Kerps. Lola. Huwag kalimutan yung letter R. Dahil pag wala yung letter R, ay nako'y hindi sa cute. Cute. Sige. Ngayon alam ko na. Kerps pala. Eh... Paolo, ano ang pangalan dito? Paolo po, Paolo. Paolo. Eh, Paolo. Oh, Lola. Natatandaan ko lamang. Nung ikaw ay bata pa. Ay, ang kulit mo doon. Di naman lang, mabait yaw. Eh, sobrang kulit mo doon. Bakit? Ano bang ginagawa ko lang ng bata ko? Eh, kinakain mo yung kulangot mo. Yung kadiri. Ah. At sarap na sarap. Paalat. Sarap na sarap ka. Yung kadiri na pala. Kadiri ka pala pala, de yak, ew. Ew, yak. As in yak, ew. Grabe ka na ha. Ay, oo. Oh, oh. Ay, binsan. Ay, tinutulungan pang kita. Ay, adam. Ikaw na yata umubos na yun. Ay, nakaw. Grabe. Paolo. La, ano yun, la? Ako'y napapagod na din eh. Kasi magpahinga ka na la, wag ka na magsumba.
Susumba. Eh, paano mo alam na ako'y nagsusumba? Eh, kasi kaninang umaga nagpaalam ka sa akin. Eh, kailangang magpa-sexy. Dahil, alam mo naman, para doon sa aking kachat. Wow! Sino ba yung kachat mo lang? Bombay? Eh, ano ito? Amerikano ito, ha? Ay, ang pogi! Uy! Kaya naman, kailangan ay sexy pa rin. Sige la, sabi mo eh. Hey, Paolo! Oo. Eh, sige. Para ako'y makapagpahinga na rin. Oo, sige la. Tama yan. Para mawala na yung arthritis mo. Eh, kikwentuhan na lamang kita. Ah, sige la. Ano yan? Magagandang... Alamat. Alamat. Anong... Ano ba ang gusto mong malamang alamat? Ano la, yung paano ba nagsimayang yung ano, alamat ng pogi? Ano? Alamat ng pogi. Ay, walang ganaw. Sige la, bahala ka na. Walang ganaw. Wala bang ganun la? Yung ano na lang, alamat ng pandesal. Kasi masarap. Ay, wala rin ganaw. Alamat ng ano, nung putok. Yung putok na ano, yung tinapay. Ganaw? Oo, kasi kinakain. Ay, gusto mong malaman. Oo, ang alamat ng putok. Sige na. Ay, sige. Malaman yan. Ay, ikikwento ko na sa iyo. Ayan, yan. Ang alamat ng putok. Putok. Ay, noong unang panahon, sa malayong lugar ay mayroong isang dalaga na nagngangalang Harry. Anong pangalan? Masyadong silang. Anong pangalan niya? Jeje mo. Ang pangalan niya ay Harry. Harry. Ang hirap i-spell. Ano daw? Puro H ata, tsaka R. Ay, nagigialam kayo. Ay, hindi po. Sorry. Si Paolo po nangingialam. Ituloy niyo na po. Ayun nga. Si Harris. Ay, isang napakaganda, maputi at talaga nga namang kaakit-akit na dalaga. Mm-hmm. Kaya naman, marami ang nagkakagusto sa kanya. Yo. Isa na rito ay si Brando. Si Brando ay ano? Pogi. Wala, tambay. Ay, tambay dun sa kanto. Oo, bubulag tayo. Kaya naman ay marami ang ano, ang napipikon dito dahil wala siyang ibang ginawa kundi manginis ng mga babaeng dumadaan doon. Ay, sinisipula ng witwiw. Papa daw. Yun, ganaw. Tapos, maya-maya ay nagsasabing kumain ka na. Pangit. Ano siya, parot? Ayun. Ay, isang araw ay dumaan si Harris. Doon sa may tindahan kung saan nakatambay si Brando. At sa di naasahang pangyayari ay nabunggo si Harris nang nakabike na nagtitinda ng putok. Simula doon ay nagkaroon na ng alamat ng putok. Anong kulit nun? Layo naman ng tinapay doon mo. Ay, dalaban nyo ang alamat ng putok. Oh, matindi. Ay, matindi ito. Matindi ito. Ay, nakaw. Pwede. Oh, ang paboritong lola ng bayan. Ang pangalan ko ay Lola Kerps. KERRRRRPS. Huwag kalibutan yung letter R. R. Walang letter R sa Kerps ay hindi sa Kyout.
Sige. Hey. Noted. Paalam na sa iyong dabuhang. Sila, tulog ka na. Eh, sige. Sige, chat ka na. Ay, nako eh, nag-chat na siya. I love you daw lang. Patay ka dyan, in love. Hey, tay kay na-replyan. Wait ay. Lang, na-replyan ko, WTF. Ayun, ay na. Na-send ko na yung WTF. Ayaw daw na yung JJ Moon na ba? JJ Moon ka. Get down. Lalagay ko dito. Ipapaw ko na paw. Ayos na. Ayun. Ay, sige. Sige la. Paalam bye. Na sa iyo. Paalam. 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 Lamang ano ka na, uminom pa lang sa labat, hindi na maganda yung epekto sa'yo. Magpahit yun na nung ano, yung albat. Ha? Yun. Alam mo ba? Hala, yun. Nung narinig ko yung kwento ni Lola Kerp, na-realize ko na ang buong buhay ko ay isang joke. Ibig sabihin, mali ang mga pagkakaalam ko sa mga bagay-bagay until nalaman ko yung kwento ni Lola Kerps. At ako'y naliwanagan sa mga, alam mo na. Layo eh. Pero pwede na rin. Pwede na, pwede. Life-changing. Pero Diyos ko. Ano, pawisan ako doon, in fairness. Eh. Hoy, Paolo. Oh. Kumusta ka? Ayun, okay lang naman. Yan yung mga sagutang okay lang naman, tapos malungkot. Okay lang naman, pero malungkot mo kasi ako. Kasi hindi naman sa malungkot. Ano lang? Sakto lang. Sakto lang, okay. Oh. O siya, magkwentuhan tayo ngayon. Ito yung tungkol sa? Dun sa, ano, sa ex ko. Sa ex mo? Ano naman paki namin sa ex? Meron din ako niyan. Bakit? Ex. Ex. Sa nakaraan, past, ganyan. Oh, yeah. Oh, eh, ang tanong ng bayan ay, bakit natin kailangan pag-usapan ang ex mo? Hindi kasi, ano, ganito kasi. Matagal na ba kayong break? Oh, mga 1 year na. Tagal na. Okay, and then yun, tapos, kasi may... Ba't kayo nag-break? Ha? Ba't kayo nag-break? Siya kasi. Dahil? Ano, nalaman ko na lang na may boyfriend na siya. Oh, it's so lonely. Okay guys, sabay-sabay tayo sa 1, 2, 3, go! Oh. Congratulations. Boom. 85. Nalungkot kami sa part na yun. And then, teka lang, gaano na kayo katagal nung nalaman mo na may boyfriend na pala siya? Siguro, tayo lang bilang. 8 months kami noon. Tapos... Okay. Yung nalaman mo na may boyfriend na siya, nauna sa'yo, ganun? Ha? Hindi, nauna ako. Ah, okay. So, paano mo nalaman? Ano kasi, ganito kasi, yung Facebook niya kasi, bali, nagpapalitan kasi kami. You mean, yun ang password, ganyan, binubuksan yung account mo, siya din, ganun? Oo. Oh. And then, ayun niya. Tapos may nakita ako dun na guy. Tapos katabi niya. Sabi, siyempre, di ba? Sa picture? Oo. O eh, pwede naman maging ano lang yun, kaibigan lang. Hindi, siyempre, di ba? Kahit sino naman. Kasi di ba, pwede, katabi, classmate yun. Pwede naman katabi yun. Oo, tsaka ano, di basta. Sige. Bakit? Ano bang magkatabi? Tapos? Ayun. Anong magkaakbay ba sila? Ano ba? Hindi dun. Mas na-hurt kasi ako nung nakita ako nung ano. Kasi diba? Pwede ka naman Maghahawak kasi sila nung ano, ng kamay. Maghahawak sila ng kamay ako. Na parang mag-jowaers, ganun. Oo. Sakto yun. Kasama ko si Kuya. Sabi ko. E din nagulat siya. Sabi ng kuya mo, ano yan? Ano, Brad? Hindi naman ganun. Ay, hindi ba ganun? Ano yan, Brad? Ganun pala yung kuya. Sorry naman. Hindi, siyempre ako, yung sa akin, ano lang, kalma lang muna. Ano, ba, sinarili. Pero tinanong mo siya. Ha? Tinanong mo si, ano, yung ex mo. Yun niya eh. Aro, Diyos ko!
Ano tong fixture na to? Ganun? Hindi, yung time na kasi na yun, ano, hindi na rin siya nagpaparamdam nun. Mm. Baka hindi ka muna nagtirik ng kandila, di ba? Ayun niya. Hindi ka paramdam yung may nagtirik ng kandila. Oh. And then, tas ayun na. Hindi dapat magbawa niya na kami nun sa November 16. Mm. Hindi, ayun niya. Wala na, nag-break na kami. Nalaman ko nga na sila. Tapos nun, so, inamin niya? Kinonfront mo, inamin niya? Oo, nag-usap naman kami. Tsaka, at ikaw nila kapag-break? Oo. Anong sabi niya? Anong, may explanation ba siya doon? Nag-sorry ba siya? Anong? Ano? Oo, nag-sorry naman siya. Parang hindi kayata sigurado. Hindi kasi kailan lang kasi siya nag-sorry nun. Pero, okay, di ba nag-usap nga kayo, di ba? Kinonfront mo, ganyan, at inamin niya. Oo. So, at nag-break at wala na siyang... Oo, nung nakipag-break na ako, tsaka na lang ganyan. Tsaka siya nag-text. Okay. So, it's been a year now. It's been a year. Then, yung best friend niya kasi, ang dalawa kasi yun, dalawang babae. Mm. Tapos, nung kinabukasan, may nakita akong message sa Facebook. Sabi, ganito, Pao, sama ka, ganito, ganyan. Tapos, ayun niya, sinama nila ako. Tapos, kasama rin siya, niyaya din niya ako. Pero, nung one year na yun, ano naman, tawag dito, baga okay na rin kami nun, pero minsan na nga lang minsan na lang yung communication, yung gano'n. At every time, magkakaroon ka ng communication, anong pinag-uusapan niyo? Wala, ano lang, kinakamusta ko lang siya. Ano, ganito, kamusta? Maganda ka lang. Ay, naku, haro Diyos ko. O, tapos? Tapos, ayun na, yung dalawa nga, divide na. Tapos, edi, nagkita kami ulit. Mm-hmm. Nagkita kami ulit, tapos, parang, nung una, parang awkward. Mm-hmm. O, tapos, edi, ayun na, pumunta kami dun sa sa bahay ng classmate ko. Ay, ng best friend niya. Okay. Tapos, ayun. Ano ba agenda doon? Ano, parang reunion nila. Reunion nilang tatlo at kasama ka? Oo. So, ganun. Bakit kailangan kasama ka? Eh, wala daw kasi nga eh. Anong participation? Referee, ganun? Hindi, ewan ko. So, ang nangyari doon nung naandun ka, wala lang awkward and moment hindi lang? Hindi naman. Nagpapansin naman pero parang andun pa rin yung awkward dyan yun. Tapos, edi ayun na, ganun, picture. Tapos, yung sabi kasi, oy, ganito, maglibre ka. May kasi doon, may inuman. Hindi naman talaga inuman, parang chill lang, ganun. So, inuman nga? Parang ganyan na rin. Haro Diyos ko! Tapos? Tapos, ayun. And then, nung uwian na, sabi, ayun na. Sabi dun nung isang best friend niya. Kasi nag-usap sila nun . Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila. Tapos, ang sabi? Tapos, nung pa-uwi na, sabi, Pao, kausapin mo si Si? Tapos... Sino? Si Bernadette. Siya si Bernadette. Tapos ayun. Sige. Tapos ayun, kinausap ko nga siya. Tapos nung una, medyo kinakabahan pa ako, syempre. Ngayon na lang ulit kami. Kailan na lang ulit kami nagkikita . Syempre, noong una, kabado, ganun. Medyo naka... So ending, nag-usap ba kayo? Oo, nag-usap. Anong pinag-usapan niyo? Ayun, sabi ko sa kanya, kung may second chance pa ba? Wow. Sabi ko, pwede mo ba tayo? Yan ay pagkatapos ng isang taon, ganun ba yan? Hmm. Anong reply niya? Sabi niya, oo naman, pero yung parang hindi pa sa ngayon, parang ayoko mo. Hindi, paano ba? Oo naman, pero ayoko, ganun? Hindi. Oo, may chance, pero hindi, parang hindi pa siya ngayon, yan. So, kailan daw? Ewan ko. Ayun niya. Tapos, ayun na, pagkatapos. Baka naman, ang gusto niyang sabihin ay, oo,
may chance naman na maging tayo ulit kung mag-e-effort ka. Baka naman ganun ang ano, reading between the lines, baka ganun ang gusto niyang sabihin talaga. Diba? Hindi, alam mo na naman ang mga atembang. Di naman 'yan magsasalita ng you know, ng diretsahan. Usually gusto nila ganyan, yung mga pa mysterious type eh. Kailangan lagi kang may translator, no? Pag babae ang kausap mo, kailangan may translator most of the time. Kasi tapos, yung sinabi nila hindi naman talaga yun, yung may merong underlying message 'yon, no? Kung sinabi niya siguro na kasi tinanong mo eh, may chance pa ba na maging tayo? Tang sagot niya sa'yo ay, oo, pero hindi pa ngayon. O, so kailan? At wala naman siyang sinabi. So malamang, ang ibig sabihin niyan ay, oo, may chance kung pag-i-effortan mo ulit ako. Malamang ganun yun. Okay. Feeling ko lang naman. Ah, okay. Tapos sa'yo niya, sabi ko sa kanya, yung one year na yun, dami kong nakitang mga girl. Pero nani, ikaw pa rin eh. Ginanong ko siya. Gumagano-ganong effect. Hindi kasi ano eh, lawyer kasi ako. Lawyer? Lawyer. Ah, lawyer. Lawyer. Oo. Ayun. Sabi ko, ayun niya. Tapos, ayun, eto na. Yung mga naarang araw. Basta mga weeks na rin. E di yun niya, lagi ko siya ang tinetext. Basta lagi ko siya ang tinetext siya, tapos... Oo nga, mga nasabi mo na nga. Tingnan, kinakabangan siya. Ano ka ba? Kasing kabahan, baka bumula bibig mo dyan. No. Paano ko makapagkwentong maayos kung kinakabangan ka dyan? Relax ka lang kasi. Yun. Isipin mo ang kausap mo ay beagle. Beagle? Asong beagle. O, dali. Asan na ba? Sabi mo ano, lagi mo siyang tinetext. Mga twice mong sinabi. Ayun, lagi ko nga siyang tinetext. O, pang tatlo na yan. And then yung, kasi ano siya, may work na siya ngayon. Hindi ko alam kung, ano ngayon? May work siya, tapos parang hindi na kasi siya nagpaparamdam. Bakit kailangan ba siya magparamdam sa'yo? Hindi ba dapat nga kung gusto mo makipagbalikan at kung na-determine na natin, reading between the lines, ang gusto niya ay mag-effort ka ulit, hindi ba dapat ikaw ang nagpaparamdam at gumagawa ng effort? Yun nga, sabi ko nga sa kanya. Yung kunyari pag gusto siya makita. Kasi di ba, remember, ikaw may gusto, ikaw yung gusto makipagbalikan, di ba? Mm. At ikaw yung nag-ask sa kanya kung pwede ba tayo. Di ba? At bilang lalaki, ano, basic na yan eh. Oo, ano talaga dapat yung effort niyan? Ano gusto mo eh? Siya ay manliligaw? Ganun. Hindi naman. Oo. Siyempre, ako pa din. Yun nga lang kasi... Kaya lang, yun yung bagay na hindi mo ginagawa. Hindi. Oh, ano? Kasi, alam mo yun, nangyari, sabihin ko sa kanya, pwede ba tayo magkita yung maganda? So, siyempre, sabihin niya, hindi, kasi ano, may pupuntahan ako, ganito, ganyan. Tapos ako naman, kasi gusto sana itong antahan. Kaya gusto ko sana makita. Siyempre, di ba? May pupuntahan siya. Ano nga naman, puntahan ko. Alam mo, minsan, no, sabi ko naman sa'yo eh, no, kapag kausap mo babae, kailangan mo ng translator. No? May nabibili niyan yata sa Divisoria. Di ko alam magkano isa, 75 yata, nagmahal. Mabili na. Dati 50 lang yan eh. Diba, huwag kang maniniwala agad sa sasabihin nila, no? Meron niyang gustong, meron niyang tunay, may underlying message yan. Kung pwede, kung sinabi niyang, sabi mo, pwede ba tayo magkita, ganyan. Sabi niya, nako eh, may pupuntahan ako eh. Minsan nanunubok lang naman yung mga yan. Oo. Diba? Tinitignan nila kung hanggang saan ka nga baka determinado na gusto yung makipagkita. Lang, wait lang. Inom lang ako tubig. Ha? Inom lang ako tubig. Oh, sige, go. Gusto ko maririnig ko, ha? Nga, narinig ko nga. Ako din, kala mo ikaw lang. Wait ka lang. Inom lang din ng tubig ah. Pwede. Okay lang. Huwag na. Huwag ka nga. Ako, nauuhaw din ako. Shhh, kamaingay. Inom ka ng tubig. Huwag na mami lang.
pang matakot. Okay na. Carry on. Carry on. O, ano na? Ayun. Diba? Yun nga, as I was saying. Siguro nga. Feeling ko nga kasi naghahanap siya ng more effort, ano. More than just texting kasi her, ano, no, na pwede ba ka nang, diba? Mali mo, gusto niya, surprise mo siya doon bigla. Long distance kasi kami. Kumaka-long distance siya, nasan ba siya? Diyan lang naman sa Caloocan. Siyempre, okay, long distance ba? Long distance? Hindi naman. Nakakahiya naman dun sa mga nasa, yung isa nasa Luzon, yung isa nasa Mindanao. At nakakahiya din naman doon sa long distance na nasa ibang bansa. Oo. Ikaw QC, Caloocan, long distance, brad. Yung totoo, ano mo na, isipin mo na, ano nga ba talaga? Gusto mo nga ba siyang i-pursue o hindi? Seryoso ka ba talaga dyan sa pakikipagbalikan mo sa kanya o hindi? Handa ka bang mag-exert ng effort kahit mahirapan ka, kahit mga matay ka dyan, kahit lumuha ka ng hollow blocks dyan? Kung ang sagot ay oo, wala nang maraming sat-sat pa, no? Ang lakas maka-buckler niya, gawin mo na. Yun lang naman na talaga ang gusto ni ate eh. Makita yung todo-todong pag-i-effort mo na. O kung ayaw mo, nadyadyahe ka or tinatamad ka, huwag ka na umasa, magkakabalikan pa kayo. Bagay. Diba? Oo. Ayun eh. Basta ang dami ko rin kasing... Kasi, tignan mo ah. Gusto mo ba talaga makipagbalikan sa kanya kahit ang dating ay nagawa ka na niyang lokohin dati? Baka naman mamaya gusto mo makipagbalikan, gusto mo lang gumante. Ay, hindi ako ganun. Kasi kung ganun, tigilan mo na yan. Oo. Hindi ako ganun. Tsaka ano naman, na napatawad nyo naman na siya nun. Okay naman pala eh. So wala nang ibang issue dito, kundi yung willingness mo na mag-exert ng effort. Yun lang naman. Kasi minsan pag ano, may time na bila akong tatanong, biglang gano'n. Pero... Yung totoo, kilala mo ba talaga yung girlfriend mo na yan? O well, yung ex mo? O kasi parang sa pagkakakwento mo, parang di mo siya kilala eh. Parang yung mga galaw niya at parang yung mga salita niya, clueless ka kung ano bang ibig sabihin yan. Baka mas kilala ko pa siya kaysa sa'yo. Baka pinsan ka. Baka pamangkin ko yan, no? Sa tuhod. Ano ba yung pamangkin sa tuhod? Paano ba yun? Hindi ko alam yung ganun. Pamangkin sa labas. Diba, pamangkin sa tuhod. Pero mga pamangkin sa alak-alakan, mga ganyan, no? Pamangkin. Kapatid sa labas. Pasukin mo yun, bro. Mga kapatid sa labas. Diba? Kaba? Oh yan, no? Yan, isa pa yan. Pairalin mo yung kaba mo sa pakikipagbalikan mo sa kanya, baka sakaling baka makuha mo sa ulit, bro. Yes, nag-practice na ako kanina ng mga sasabihin ko. So, alam mo, kahit practicein mo yan, pag naandyan na yan, walang magagawa yung practice. Ayun eh, nakalimutan mo yung mga iba kong sasabihin. Huwag mo kasing kabisaduhin, na ba? Hayaan mo manggaling yan sa puso mo. Wow. Who goat? Diba? Hayaan mo ang mga puso nyo ang manghusap. Drama. Ganun nga talaga. Oo nga. Tsaka alam mo naman ang golden rule natin, isihan mo lang, di ba? Pag hindi mo inisihan yan ay wala na. So ano naman talagang gusto mo? Yun lang naman. Gusto mo makipagbalikan. Ayaw mo namang mag-effort, di wag na lang. Ganun na lang. So ibig sabihin, ikaw ay isang malaking weak. Hindi naman. At hanggat hindi mo nagagawa yan, mananatili. Sa puso't isipan namin, ikaw ay isang malaking weak. Diba? Oo. Okay? At ang mga weaklings ay walang puwang sa mundong ito. Okay? Bawal ang weaklings sa programang ito, ha? Ah, sige, boss. Big T na. Okay. O kasi kung hindi, no... Pamili ka na lang, lubid ba o blade? Yun lang naman ang available. Blade. Pag lubid o big dick na friend. Ano yung iyo mo? Pag blade, laslas na friend. Yeah. Ba? Oo, sige. Kung ayaw mo maglaslas, talon. Baligtarin mo yung laslas. Hindi, yung syllable na last, lagay mo sa una, laslas pa rin. Binaligtad mo lang. Okay? Yeah.
Ang kamagaling, yung kalilibing, ha? Ganito na lang, Paolo. Kunyari, no, mag... Total, nagpa-practice ka na lang din. Ipagpalagay natin nakikinig siya ngayon. Ewan ko kung nakikinig siya. Kunyari nga, nakikinig siya eh. Kunyari. Kunyari nakikinig siya gamit yung kawa nila doon. At naririnig niya ang boses mo ngayon. Ito na, mag-practice ka na. Sige. Meron ba kayong theme song dati? Ano kasi dati kinakanta ko yung pala... Ano? Yung si AJ Rafael. Yung Without You. Siyempre revival yun. Huwag na. Baka pakantay mo pa ako, hindi mo... Pangit ang boses. Alam ko naman pangit ang boses. Kaya kita pa pang kantay. Ano na lang? Grabe. Ang hard. Eh, ikaw dyan nagsasuggest. Ano na lang? Ikaw na lang bahala. Ganun bahala. Yan ba yung kay Charlie Wilson, no? Eh. Heaven knows what to say. Ah, pwede na. Even though... sige, yan na lang. Narina, para magkaroon ng wawa itong ginagawa natin. Kunay kinig siya, go. Kunay kinig gaman ngayon. Alam mo, inimiss na kita. Promise. And then, ayun nga, yung sinabi ni Chigo. Bakit kailangan sinabi ko? Hindi kailangan sinabi ko. No. Dahil lang, wait ka. Dali lang, wait lang. Ano, iinom ka na naman? Oo, wait lang. Hindi, tawag kasi ako sandali. Tawag ka, utusan ka na? Iiwan mo ako rito? Dali lang, ito na, wait lang. Pakichismis tayo. Tinawag daw siya. Hoy! Sana pagalitan siya. Tulog na nga dyan. Da. Pagalitan natin ba? Hello? Oh. Oh. Ano na? Okay na. Hindi, tinawag kasi ako. Okay na. Go. Di ko alam kung ano yung sasabi. Hindi, ganito na lang. Di ko alam kung paano. Ang daming gusto kong sabihin pero di ko alam kung paano umpisa. Buka mo yung bibig mo. Tapos lagay mo ng boses. Mo, ganon. Well, Magda na? There's no substitute for what we have. Alam ko na ang ending nito. Hindi siya makipagbalikan sa'yo. Pustahan tayo 75 pesos. Sa sweldo bayad. Ako man din to si ate, no? Ba't ako makipagbalikan sa'yo ni... Napaka-weak mo nga. Sa mga ganyan-ganyang bagay, hindi mo ko kayang harapin, no? Pag na-practice ka ng practice, pagka magkaharap na tayo, wala ka naman kayang sabihin. Hindi, pag gano'n naman, pag may sinasabi naman ako, hindi naman ako nagpa-practice. Nung dati na nang panag-uusap na mga may galing naman sa puso yun, eh. Tandaan mo, Paolo, no? hindi naman sapat na sinasabi mo lang, ano? Oo naman, chef. Okay. Ang mahalaga dito yung ginagawa mo at nararamdaman niya, no? Sabihin natin nag-e-effort ka, sa tingin mo ginagawa mo, pero hindi naman niya maramdaman, ano, yung feelings niya na nanggagaling sa effort mo, baliwala din niya. Okay? Sige. Pero pupusta ako, hindi siya makipagbalikan sa iyo. 75 pesos. Okay? Okay. All right. Tama na 'to. Wala ka nang gustong sabihin? Oh, wag na lang. Iba kasi pag nasa telepono, naka... Weak. Maraming salamat sa pagtawag. Okay. Bye. Wala na siya.
Wala na po siya. Binabako na. Bawal ang week dito. Sabi dito ni Michael, baka ako 30. Bakas ako 30 daw, malapit sa katotohanan. Pops, baka tumama, malapit sa katotohanan daw. Masyado ba malaki yung 75? Mananalo naman ako. Sabi ni Kenver, practice pa lang, wala na. Paano pa kaya pag harap-harapan na? Brad, baka pala ng mukha. Baka pala na lang daw ng mukha. Anyway. Sabi, excited, babaan ng line. Uy, hindi ah! Hindi ko kaya gawain yan. Ako kaya yung DJ na gustong-gusto sa mga caller. Naaaliw nga ako sa kanila eh. Gusto ko hanggang umuwi ako, kausap ko silang lahat eh. Lalo na yung mga weak. Gusto ko sila, no? Paka-judgmental yung lahat. Any message para kay Paolo, facebook.com/chicolocomanila, twitter.com/chicoloco_SFM. Sabi ni Kenneth Fernandez, history repeat itself, but not the same as before. Giving effort from your past relationship with your ex-girlfriend means love never ends. But you should know self first as who you are before you go back with her. Decisions are made only by you. Oh, ha? Naintindihan ko yun. Sabi ni Jason Castillo, Chico, pakisabi akin na lang siya. Sige Jason, sabi ko kay Paolo ha. Huwag ka mag-alala. Sabi ni Jean Mirasol, puro ka, hindi ko alam kuya. Mukhang negative no? Sabi ni Carlo, Koyang caller, hashtag bored ka lang, kaya ka ganyan. Gawin mong busy sarili mo para hindi mo siya maisip. Hashtag hugot. Ako din, ganun na lang gagawin ko. Harujuice ko, sabi. Harujuice ko. Sabi ni John Luis, Kuya Checo, magulo ang mga babae kaya kailangan mag-effort para maintindihan sila. Nagbigay na siya ng clue, gagawa ka na lang ng action. Weak si kuya. Ay, judgmental to. Sabi ni Doyo, Kuya Coler, kulang ka sa sweetness and convincing power. Action speaks louder than words. Puro ka ayaw. Ano? Puro ka yaw-yaw. Wala ka na mang ginagawa. Hanap sa mga spacing kasi. Hanap eh. Hanggang pa-cute ka lang naman ata kuya, magregalo ka ng patatas para may second chance ka. Ang tunay na lalaki hindi weak. Katulad mo, weak. Ang harsh nyo. Para kayo nakakain ng harsh brown. May nagtatanong dito, ano daw problema ng caller? Pakikwento nga sa kanya from the top. Wala kayo. 10:48, yan ang tamang oras sa buong Pilipinas. Teka lang, may papel ako kanina eh. Gusto ko lang munang batiin si Doc Ray Salinel, ano? At nasa sasakyan daw sila kanina pa to, no? Galing daw silang Baclaran. Oo nga. Hi, Doc Ray. Ingat-ingat po. May binigay sa akin papel kanina. Nawawala ako na naman. Kasalanan nyo to. Hanapin po natin yun, no? Ala! Mamaya, hanapin ko na lang mamaya. Sige. Ay, nako. Tawagan nyo po ako, 832-6165. Again, it's 832-6165. Pero dahil
dahil may mga taong weak sa paligid, ay kailangan nating patugtugin ang kantang ito ni Rachel Alejandro. Paalam na. Para po sa lahat ng mga magbe-break ngayong araw na to, o maya-maya ng konti, hinihintay lang mag-midnight, sasakto sa anniversary nila. Good luck po sa inyo lahat. This is YD, para hayahay ang buhay. This is